Hi mga Mars! Again, this is Nick and welcome to my channel. So ngayon, pag-usapan natin yung patungkol sa COVID-19. Ngayon, sobrang laki itong pagsubok sa ating bansa, lalo na at recently in-announce ng World Health Organization na isa na itong pandemic. So ano ba ibig sabihin ng pandemic? Ang ibig sabihin ng pandemic ay yung when an infectious disease suddenly spreads sa iba't ibang bansa at kontinente at meron ding domestic transmission. Ano ba ibig sabihin ng domestic transmissions? Ito yung sa mga localities, meron ng nag-spread na yung infectious disease at kasama na dyan yung mga nabalita nung nakaraan kung saan may mga tao na nagkaroon ng COVID-19 na hindi naman nag-travel sa bansang merong COVID-19 o walang history na umalis ng bansa. So, importante na malaman natin to because today, most of the Filipinos are actually, you know, really worried about this. But, sabi nga ng World Health Organization, basta sundin natin tong mga do's na i-feature natin sa vlog natin ngayon, maging safe naman tayo. So, ano ba yung una nating dapat gawin? So, una, wash your hands thoroughly. So, ilang segundo ba kailangan? At least 20 seconds. So, sa 20 seconds na yan, pwede mo nang kantahin yung favorite song mo, like... Kalimutan mo na yan, sige, mag-ibang, huwag ka nang magkakibang, huwag ka nang mananala. Or A, B, C, D, E, F, G. So, yun. O kaya, happy birthday song. So, kung ano man trip mong song, G na yan. Basta, wash your hands at least 20 seconds. And second, na kailangan natin gawin is, avoid muna natin yung crowd. So, ang dami nang na-cancel na events. Actually, ang dami ko rin personal and work-related events na kailangan na-cancel. Pero, syempre, nalulungkot tayo for the fact na ang daming nakakansela. But, let us always tingnan natin yung silver lining of this. It's first of all, it's for our safety. Second, we don't want ourselves or families to get infected. Kaya if meron kang pagkakataon na or you don't have this urgency to go out, just stay in your house and just be limited to the people that you're with. Importante kasi yun. And dati lang kayo mailigtas tayo. Second, kung di mo na makailan lumabas ng bahay, sana huwag ka na lumabas ng bahay. Pero kung labas na labas ka talaga, at kailangan mo talagang... kung kailangan mo talagang lumabas, as much as possible, huwag tayong humawak. Diba? Yung iba kasi mahilig humawak sa escalator, diba? Yung hawakan, yung sagdan, yung railings, sa elevator. So, halimbawa ako, ako pag nasa office kami, meron kasing elevator sa office. So, ang ginagawa ko, when I open the elevator, if I want to get in there, gagamitin yung siko, I'm just gonna press. Huwag ulo ah, baka makita ko ganun sa elevator. So, as much as possible, iwasan natin maghahawak-hawak kung saan-saan. Importante yun kasi, syempre, diba nakita naman natin yung mga nag-viral na videos, we don't know what people are actually doing around. So, importante na ligtas tayo. And, syempre, kapag nasa labas ka, magdala ka ng alcohol. Para pag hawak mo, sakali nakalimutan mo na nakahawa ka dun sa railings o kaya dun sa elevator, automatic meron kang alcohol within use na maliit lang, na convenient para sa'yo. Ayan. So, third, we need to stay healthy and we need to be healthy. Paano ba natin na ma-maintain or magkaroon tayo ng healthy body? So, unang-una is, kailangan natin uminom ng water, diba? Sabi nga ni Mimiya, drink your water, bitch. So, importante yan. Second, syempre, kailangan natin uminom ng vitamins. Third, kumain ng mas sustansyang pagkain. So, iwasan muna din natin mag-samgyup, ha? Hindi yun healthy. And, importante din pala, when it comes to, if you want to be healthy then as much as possible, avoid muna natin yung sharing of utensils. Kasi diba usually ganun, alam mo may mga burakot ka talaga ng kaibigan na basta lang kumuha na gamit yung kutsarang ginamit nila, no? So, for now, gamit tayo ng mga serving spoons.
para kumuha ng ulam. Pero sana ang pagkumuha ng ulam, hindi yung talagang dinikdik dun sa plato, diba? Sayang naman nung paggamit mo ng serving spoon if dumikit pa rin sa plato. So, as much as possible, diba? Pwede naman na buhos lang natin sa plato yung mga favorite ulams natin. So, fourth, syempre, huwag nating hawakan yung ating mukha. So, as much as possible, I know how much... Kasi, sabi nga nila, mas madaling iwasang gawin yung isang bagay kapag hindi ka aware. Pero pag aware ka na, parang, syempre, parang yung usual yung ginagawa, parang, ang sarap hawakan pa. So, as much as possible, at dapat talaga na huwag nating hawakan yung ating ilong, bibig, and then yung eyes natin, and the whole face. Huwag mo na lang hawakan. So, kung hawak na hawak ka na, ganyan-ganyan na lang. Diba? Pero huwag na huwag mo hawakan. Kasi nga, part yun ng safety procedures na inilabas ng Department of Health para sa atin. And lastly, don't panic. So, ang dami ngayon nagpapanic buying. Kapanic buying nila, nakalimutan nila na avoid crowded places, diba? So, ayan. Importante kasi na mas alert yung mind natin sa mga kailangan natin gawin ngayon. It's siyempre, ito yung isang bagay na kailangan natin seryosohin, na hindi natin kailangan maliitin. Pero at the same time, as we go through this situation as a country, it's very important na tingnan natin to na, diba, na magkakaisa tayo instead of like, you know, I've been hearing a lot of news about hoarding and how people actually, you know, manipulate the price. I don't know, siyempre minsan nakakalungkot na stories yun. Pero I hope, I read this story sa Facebook wherein meron isang girl na nag-alok na bayaran niya yung mga groceries ng isang tatay. I think that's the kind of humanity that we wanna hear. So as we, diba, kung para makatulong tayo na wag magpanic yung iba, sana magtulungan na lang tayo because this is the best time to do that. This is the best time to, you know, to show sa ating mga kapwa that still humanity exists. That kindness still exists, na hindi tayong manipulators, hindi tayo, alam mo yun, yung mga tao na sinasamantala yung pagkakataon just because we have this situation. And of course, again, syempre, I wish everyone na sana ligtas kayo, sana sundin natin yung lima na binahagi natin. Actually, marami pa to eh, marami pang mga don'ts. You can just like search it on the certified pages sa Department of Health or sa World Health Organization. Avoid natin yung fake news para hindi tayo nagpapan. And sana marami kayo natutunan sa limang bagay na shinare namin sa inyo ngayong araw na to. And we wish you na lahat kayo ligtas. Sana, yun nga, mabawasan yung pagpanik ng mga tao. Sana mas i-educate natin yung sarili natin about COVID na hindi siya maipasa. Pero syempre, huwag din natin maging kampante patungkol dito kasi importante na alert tayo yung mind natin, alert tayo sa mga sitwasyon, alert tayo sa mga kinakailangan natin gawin. And at the same time, sana sa pagiging alert natin, sana huwag natin kalimutang maging tao. At this time, I know maybe a lot of people are actually, you know, inuuna natin sa sarili natin, stuff like that. Pero if we have this chance to actually put others also na when it comes to like sa mga bagay, sa mga alcohol, sa mga sanitizers and stuff, sana magtulungan tayo, especially naalala ko nung time na wala nang mask eh. So magkakawawa yung mga taong mas nangangailangan nun. So sana mas pairanin natin yung pagiging tao kesa pagiging makasarili. Because I think yun yung essence ng pagiging tao eh. To be kind, to be an inspiration to other people. And this COVID-19, sana mas ma-overpower natin to through humanity at hindi tayo ma-overpower ng virus through manipulation and hoarding. So, very important yun. And again, sana marami kayong tunan dito. Again, this is Nick. Thank you for watching. Again, please don't forget to like, subscribe, and click the bell button below. Thank you so much. And again, this is Nick. Bye!